Hi, good morning guys. I'm on live kaya kaya nag-live ako. Gusto kong malaman kung makakatulong po ba itong yung nasa caption ko. Please paki-comment na lang po kung makakatulong lang po. Kasi galing po ako dun sa Tagaytay. Sa medyo nalungkot ako dahil dumaan po ako dun. Nalungkot po ako dahil wala po akong makikitang napakagandang tanawin sa Tagaytay dito sa amin. Pag kung titingnan mo yung before and after sa eruption ay sa pagputok ng bulkan. Napakaganda po, alam niyo naman po na napakaganda po ng tanawin dito sa Tagaytay. Medyo nakakalungkot lang po. May naisip lang ako na pumasok lang bigla sa isip ko na ano kaya kung magsaboy. Kasi nung bata pa ako, nung nandun po ako sa bukid nun, meron po kasi akong nalaman na dun sa bukid nun sa amin, nagsasaboy po sila ng mga sako-sakong asin. Base lang yun sa na nakikita ko at nalalaman ko rin na para mabuhay din po yung mga halaman doon. Ang tanong ko lang is, pwede po ba siyang gawin dito sa Tagaytay ngayon para malinisan po lahat ng mga tapos madiligan man lang lahat ng mga ashes na binuga po ng bulkan at malinisan po yung mga kapaligiran, mga bahay na napuno po ng ashes. Talagang nalungkot po ako kasi syempre alam niyo naman po na ang Tagaytay is ito lang po yung pinakamalapit sa Pilipinas na talagang dinadalaw talaga ng mga turista, mga negosyante. So sobrang nakakalungkot po ngayon kasi kung makikita niyo naman sa balita, lahat tayo sana may makapag-suggest sa akin ngayon if ever man lang gusto kong tumulong eh. I mean, hindi ba siya nakakasama? Hindi ba siya nakakasira kung talagang lalakas ang ulan? If ever man at sasabuyan at nakakatulong yung suggestion namin, suggestion ko na magsaboy po ng asin sa buong Tagaytay. Yun na lang po ang pinaka-last na option talaga na para umulan. Kung uulan naman po at nakakatulong yung asin po na pagsaboy ng asin, if ever man lang, nakakasama po ba siya sa at lalo lang po mag-aalboruto yung bulkan? Is it makakatulong ba siya o nakakapinsala pa rin po siya? Mas kasi wala akong alam eh, gusto kong tumulong talaga. Dahil ang lungkot-lungkot dahil yun nga. Ay, nako. Yung mga nakikita ko, sobrang nakakaiyak po talaga. Sana may madaan man lang dito sa live ko na makapag-suggest para... Kasi naisip ko, hindi kaya ng tao ang paglilinis dun kasi lalo na nakikita ko yung kanina, dumaan ako. Yung mga... pinagtatanim ng mga pinya, talagang luging-lugi talaga sila. Lahat ng mga halaman doon, mga garden ng mga binibenta rito ng mga halaman, so luging-lugi talaga sila. Pwede ba yung gawin dito sa Tagaytay? Kasi malay mo diba makakatulong yung asin na pagsaboy nun sa sabuyan. Yun, ganun lang. Yun nga yung tanong ko kung makakatulong siya na umulan. Kasi hindi talaga umuulan dito, guys. Umuulan siya pero konting-konti lang. Gusto ko yung bumuhos talaga yung ulan na pabagsak talaga na para ma-wash out lahat ng ashes talaga na nandito talaga dito sa Tagaytay. Kasi sobrang nakakalungkot talaga. Ayoko nga lumabas eh. Pag lumabas ako dyan kahit dito lang sa amin yan, talagang ang daming talagang napinsala dito. Kahit na itatry kong lumabas ngayon, pakita ko sa inyo. Wala, talagang
wala ka talagang makikitang maganda dito sa Tagaytay ngayon kasi talagang na-damage talaga. Lalo na ngayon, nakakatakot din dito ngayon. Lalo na nangangamba pa talaga rin ako ngayon kasi anytime pwedeng may eruption na mangyayari. Nakakatakot dito kasi ang baka mamaya gabi or what. Bahala na kung saan naman talaga tayo pupunta eh. Kung talagang may trahedya talaga, di naman natin gawa yun talaga eh. Bahala na talaga ang Diyos. Pero isa lang talagang masasabi natin, talagang dasal na lang talaga ang kailangan natin gawin. Kasi wala talagang imposible kay God eh. Siya lang talaga makakapigil sa lahat ng mga nangyayari dito sa Tagaytay. Siya lang talaga ang ano natin. Kumbaga sa siya lang lahat ang makakapag-stop nito lahat. Kaya kasi kung titingnan mo dito, kung lalabas ako ngayon, ang dami nakakalungkot talaga. Parang halos gusto mong maiyak sa sobrang lungkot dito sa Tagaytay. Kahit sa amin, ang dumi-dumi. O, tingnan mo. Mama, puro ashes yan. Lahat yan dyan. Lahat yan, ayan, natumba. O, halaman, puro gray. Puro gray talaga. Wala kang makikitang damage lahat. Pati ang mga halaman. Sana nga umulan man lang na malakas. Tama ba na paulanin natin ng malakas to? Tama ba na magsaboy ng asin? Kasi yun lang nalalaman ko . Kasi may mga plantation doon sa amin ng lalo na sa bukid noon, 'di ba? Ayun, shout out sa mga taga bukid noon. Ganun ang mga ginagawa nila. Sana may makapag-suggest naman sa akin dito kung tama bang gawin na ganun na lang siguro. We have to sacrifice talaga, mag-sacrifice talaga lahat ng mga government natin dito sa Tagaytay. Kung ano talagang dapat gawin kasi nakakaawa kapag yung mga puno dito. Kaya nga dito ako tumira talaga kasi maganda talaga mga tanawin dito sa Tagaytay. So ngayon, ano nang nangyari ngayon? Parang sana man lang hindi na matuloy itong eruption na mangyayari at hindi na mag-aalboroto yung vulkan ulit. Kasi tama na, kasi talaga. Marami na po talaga na pinsala na nakakaiyak na po tingnan yung mga hayop, mga tao na nakakalungkot tignan, na halos hindi mo akalain na mangyari sa to. Sana wag na, tama na sana to. Kasi ang mga kabuhayan ng mga tao dito, bagsak talaga. Halos ang mga taga Meralco, taga mga gobyerno dito, hindi na natutulog kung anong mga iniisip nila, kung anong gagawin na nila dito sa Tagaytay. Talagang lahat ng mga tao dito sobrang lungkot. Lahat, ang daming tumutulong, taga Maynila. Maraming salamat sa mga tumulong sa lugar namin dito, mga grupo-grupo ng mga nakamotor, namigay ng mga mas. Maraming salamat talaga sa mga nagdo-donate dito, nagtumulong. In behalf sa mga taga-Tagaytay, nagpapasalamat ako dahil meron pa ring mga magandang loob na nakikita ko kanina na nagdagsaan ng mga tulong na galing sa ibang bansa, galing sa iba't ibang mga bansa, kahit dito sa mga sa Pilipinas, marami nagpaabot ng mga tulong sa kanila. Maraming salamat kasi talagang dito natin nakikita na iba pa rin, nandito pa rin yung puso natin ng pagiging matulungin ng mga Pilipino. Na kung sana may makapag-suggest na kasi doon sa amin kasi nagsasabi, talaga nakikita ko na gusto nga paulanin ng mga plantation doon ng mga pineapple doon sa Del Monte. Talagang ginagawa nila, nagsasaboy po sila ng sako-sako pong asin. Nakalagay po yan sa helicopter. Tapos, maya-maya lang po mga siguro mga oras lang po talaga uulan na. Kaso talagang paano uulan? Ang init na nga dito, ang init pa. Tapos, ang dito, lahat. Masama po yan sa bagay, yung ashes na yan. Pag lumalabas kami, nakamas talaga kami lahat.
Kasi masama yan sa mga, lalo na sa akin, mahika ako. Masama po yan sa akin. Talagang naka-mask kami lagi. Kasi sa mata, oo nga, pero talaga sa mata, talaga na, minsan nga, nakakain na namin yung ano dito eh. Kasi sang hirap. Imbis na ano, natutuwa na kami kasi kumikulimlim, lalo na ngayon, umiinit na naman ulit. Paano uulan yan? Pwede ba yan gawin na ano na lang, sana may makakita man lang dito sa live ko, sana gawin na lang yung ano, yung nararapat, itry lahat ng mga posibleng gawin na umulan man lang, isang bagsakan lang to eh, isang bagsakan na ulan, hindi naman yung ano, yung ulan lang yung tamang linis lang na ulan. Ano kaya kung gawin na lang yung ganung ano, kasi lahat ng paraan dapat gawin talaga natin eh. Yung sino man yung nasa ano natin, nasa gobyerno natin dito, no, sana may makapaggawa na sa inyo ng ganyan. Kasi kung may helicopter lang ako, dapat ginawa ko na to eh, itatry kong gawin to, di ba, para man lang umulan kahit papaano. Yung mga halaman, wala na talaga, patay na lahat dito. Nakakalungkot talaga, as in. Hindi ko kayang tignan na parang ghost town na talaga itong Tagaytay na to. Kahit dito lang malapit sa amin, kasi ilang minutes lang para bago dumating ng ano, galing ako kanina ng Tagaytay. Sobrang, why, worse talaga, sobra. Hindi mo akalain na mangyayari dito sa Tagaytay. Nakakalungkot. Yun lang, sana ano, matugunan yung live ko na to. May share nyo na sana magawa ng paraan itong lugar namin. Yun lang po ang gusto kong malaman, kung makaka-apekto po ba siya kung lumakas ang ulan. At mga alam mo mga taga P-box lang naman talagang nakakaalam nan kung makaka-apekto po ba siya sa ano. Kasi wala kaming alam, wala tayong alam, lahat pare-pareho. P-box lang talaga ang makakapag-suggest kung is it nakakasama ba siya kung lumakas ang ulan or hindi. At kung pwede yung suggestion ko na mag-saboy na lang ng asin para maumulan naman na siya. Kasi umulan nga siya, konti-konti lang. So walang ano, 'di ba? Parang grabe, katakot-takot na nagdasal talaga, sobrang dasal ko na sana umulan at madiligan yung mga halaman dito, mga tinanim ng mga tao dito. As in talagang lugi talaga lahat ng mga tao rito ngayon. Lahat ng negosyo dito wala. Kawawa yung mga nasalanta rito. Lalo pa ngayon, paano yan, tahimik ngayon ang bulkan. Paano kung darating ang oras na wala kung hindi, wala, mamamatay na tayo, mamamatay na kami lahat dito. Kaya mamamatay talaga, pero kailangan talaga natin magdasal din kay God, kasi siya lang talaga eh. Siya lang talaga makakatulong sa atin lahat dito. Sana may makakita sa live ko ngayon na sana magawa ng paraan to. Baka kakayanin lang, baka kakayanin natin. So guys, yan lang ang itatanong ko sa live ko ngayon. Maraming salamat. God bless us guys. Sana hindi na matuloy yung eruption. Marami pong madadamay ng mga tao. Madami pong madamay ng mga hayop. Sana Lord, matapos na itong pinagdaanan namin lahat dito. Ayan, parang naiiyak na ako. Lalang, nakakalungkot lang talaga. Sobra. And na lang to natin kasi parang naiiyak na ako. Thank you so much guys.
tulungan niyo po kaming magdasal na sana wala pong mangyaring masama. Yun lang po talaga.